Apologetica, tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Maulan po, mag-ingat po tayo. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. At ngayon pong araw na ito ng tinatawag nating Solemnity of the Most Holy Trinity, no, ay ipagtatanggol po natin ang pananampalataya natin na tunay na umiiral ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Tatlong persona sa isang Diyos. At kasama ko po sa linggong ito ang aking isang napakagandang partner na dating Seventh-day Adventist, lumaki hanggang nagkaisip, ang akin pong kaibigan. Ikaw na magpakilala, sister, para hindi na kita i-introduce. Okay, go. Hello, hello po. Good afternoon. Ako po ulit si Glaze Fernando Rosete. Good afternoon. From the Diocese of? From the Diocese of Kim Taegon. St. Andrew Kim. Manolos. Sorry. Parokya si Tim Kim Taegon. Pero ang iyong diocese ay Diocese of diocese Manolos. Yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, bagong convert lang po sa Catholic faith si Sister Glaze. Pero dahil po sa kanyang butihing kabiyak, no, si Brother Tom Rosete, ay ayan, nandiyan sila, magkasama sila sa isang pananampalataya. Kasama natin, Brother Tom. Brother Tom, bati ka sa mga kapanalig natin. Magandang araw po sa inyo, sa mga nakikinig dyan, sa mga taga-Bukawi po. Andito yung ating ano, ating camera sa taas. Oh. Taga-Bukawi po, mga taga Quezon City. Ayan. Dalawa pinanggalingan lugar, ano? Opo, opo. At syempre, ito, malayong pinanggalingan, Diocese of Imus. Brother, pakilala po kayo. Muli po, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Brother Levy Lahera ng GMA Cavite. Uh-huh. Paris of Holy Family Paris po. Ayan. Diocese of Imus. Sipin mo, kanina, tinext ko si Brother Levy. Sabi ko, Brother Levy, medyo maulan, baka mahirapan kang bumiyay from GMA, tama? Opo. Cavite. Eh, okay lang naman na huwag ka nang tumuloy, sabi ko. Eh, sumagot siya sa akin, nasa biyahe na po ako, Brother. Early morning yun. Opo. Ha, aga-aga. Tapos, may kasunod pa siya, sabi niya ganun eh, tuloy-tuloy lang tayo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, no? Kasi yung iba, sa totoo lang, pagka umulan, nawawala, di ba? Eh, sabi ng ating Panginoon sa Aklat ng Roma eh, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pero pag umulan, nawawala na. Yung mga nandun sa mga parokya, hindi na nagsisimba. Engineer, ganun talaga buhay ng mga Kristiyano eh. Ha? Ganun daw ang pag-ibig ng Diyos eh, walang makapaghihiwalay sa hirap, sa kamatayan, sa ulan, pero pag umulan, nawawala. O yan, ano problema. Okay, so mga kapanalig, this afternoon, kasama ko Sister Glaze, kasama ko Brother Tom and Brother Levy, pag-uusapan po natin ang isang aral. Nung last Sunday, tinalakay namin ni Brother Albert Gales ang tungkol sa Espiritu Santo, kung ito ba ay tunay na Diyos, at yan, hinango natin sa ating referensya, no other than the God's message o pasugo ng Iglesia ni Cristo. Dito, binibigyan pansin natin yung kanilang pag-question, mga kapanalig, sa isang artikulo kung ang Espiritu Santo ba ay tunay na Diyos. At ipinaliliwanag po natin, ganap, ng Espiritu Santo po, hindi natin pwedeng pasubalian according to the scripture, according to the Bible, na siya po ay tunay na Diyos. Saan po nangyari yon? Natatandaan ninyo yung encounter ni Pedro at saka yung mag-asawang si Ananias. Di ba nagbenta yung mag-asawa ng mag-asawa ng ano ng kanilang ari-arian. Pagkatapos nung ibinigay na nila yung pinagbilhan dun sa kanilang ari-arian, aba ang nangyari po kinupitan nila yung Espiritu Santo, kinupitan nila dun sa pinagbentahan. Kaya sabi ni San Pedro, oh, hindi nyo ba alam kung kanino kayo nangupit, kung kanino nyo, sino dinaya ninyo ang Espiritu Santo? Sabi niya ganon. Kaya ang dinaya ninyo ay ang Diyos. And agad-agad, no, yung asawa ni Ananias ay namatay, bumagsak. Kasi maliwanag ang declaration doon ni San Pedro na ang kanilang dinaya doon sa pinagbentahan ng kanilang ari-arian
ay ang Espiritu Santo. Diyos ang dinaya ninyo. Yun ang sabi ni Apostol Pedro. So yun ang isang matibay na ebidensya na ang Espiritu Santo po ay hindi lamang isang puwersa, kundi ang Espiritu Santo po ay tunay na Diyos. Kaya nga po sa Catechism of the Catholic Church number 685, pakibrasa mo nga Sister Glaze ang sinasabi, to believe in the Holy Spirit is to profess that the Holy Spirit is one of the persons of the Holy Trinity, consubstantial with the Father and the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified. For this reason, the divine mystery of the Holy Spirit was already treated in the context of Trinitarian theology. Here, however, we have to do with the Holy Spirit only in the divine economy. Okay, yan po ang sinasabi ng ating pananampalataya at yung aking ikinukwento sa inyong tagpo sa buhay ni Ananias at ng kanyang asawang si Sapphira. Ay makikita po natin sa Gawa chapter 5 verse 1 to 10. At dito napakaklaro sinabi ni Pedro. Ayan, Sister Grace, pakibasa mo nga yung sinabi ni Apostol Pedro, itong highlight na yan. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Okay, kanino siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. O ano ang sabi ni Apostol Pedro? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. O, ulitin ko yung tanong, ha? Anong sabi ni Pedro? Nagsinungaling ka sa? Espiritu Diyos. Santo. O, tapos sinabi uli ni Pedro, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa? Sa Diyos. O, ano yung Espiritu Santo? Yung pinagsinungalingan ni Ananias. Yes. Yung pinagsinungalingan ng mag-asawang si Ananias at si Sapphira, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kaya dito po sa talatang ito, mga kapanalig, no doubt, Gawa chapter 5 verse 1 to 10, na ang Espiritu Santo po ay tunay na Diyos. Ito pa. Meron ka bang hawak na aklat ko? Yung pagtatanggol? Hindi ko na. Wala? Nasa kanya. Oh, nasa kanya. O ito, basahin natin to, Brother Levi Lahera. Kailangan pagsusugod sa gera ay may dalang bala. O, basahin natin 1 Corinthians chapter 6 verse 16 to 17. Anong sabi? Hindi ba ninyo alam? Pakibasa. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Sige, basa ng diretso. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Okay, ano ang sabi diyan? Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Ano daw tayo? Templo ng Diyos. Ang tinutukoy sa talatang ito, templo ng Diyos, tayo mismo, yung ating katawan. So ang deklarasyon dito ni Pablo, 1 Corinthians chapter 3 verse 16-17, kayo'y templo ng Diyos. O basahin naman natin yung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, Sister Glaze. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Okay. So diyan sa binasa naman ni Sister Glaze, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang sabi diyan, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Pag binalikan natin yung 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 na binasa ni Brother Levi, ang sabi doon, kayo'y templo ng Diyos. So pag hinimay natin yung dalawang talatang ito at gagamitan natin ng application sa lohika, maliwanag po, maiintindihan natin, ang katawan ng tao, templo ng Diyos. Bakit naging templo ng Diyos? Dahil nariyan, naninirahan ang Espiritu. So ang tanong, ano ba talaga tayo? Templo tayo ng Diyos o templo ng Espiritu Santo? Parehas. Ha? Parehas. Pagka mahina ang iyong pag-intindi, mako-confuse ka dahil may dalawang tinukoy na talata, 1 Corinthians chapter 3, 16-17, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Pero ang pagkakatukoy sa chapter 3, kayo'y templo ng Diyos. Ang pagkatukoy sa 1 Corinthians chapter 6, kayo'y templo ng Espiritu Santo. So pag binalikan mo, ano ba talaga tayo? Tatawagin ba tayong templo ng Diyos o templo ng Espiritu Santo? Tama yung sagot ni Brother Levi. Pareho. Bakit? Pareho. Sapagkat yung nananahan sa ating Espiritu Santo ay Diyos. Ay Diyos. Kaya tayo ay templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo.
Eh ngayon, kapag ang understanding mo ay eh, medyo angat ka at ob-ob, eh ang patutunguhan nga niyan, dalawa yung tinutukoy. Pero the truth is, isa lang ang tinutukoy, di ba? So mga kapanalig, tandaan po natin, ang kalikasan po ng Espiritu Santo ay Diyos, ang kalikasan ng anak ay Diyos, ang kalikasan ng ama ay Diyos. Iisa lamang pong kalikasan niyan, isang Diyos, tatlong persona. Oh, similar dito sa loob ng booth, ilan tayo dito? Apat. Si Brother Tom ay isang persona. Pero si Brother Tom ay may kalikasang tao. Si Brother Levy, isang persona, ang kalikasan ay tao. Si Sister Glaze, isang persona, ang kalikasan ay tao. Si Brother Marco, isang persona, ang kalikasan ay tao. Ilan ang kalikasang umiiral dito? Isa lang. Isa. Kalikasang tao. Pero tayo ay individual. Bakit? May kanya-kanya tayong persona. Kaya tayo dito sa loob ng booth, apat na persona, iisang kalikasan, tao. Ganon din ang ama. Ang ama ay Diyos sa kanyang kalikasan, ang anak ay Diyos sa kanyang kalikasan, ang Espiritu Santo ay Diyos sa kanyang kalikasan, hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos, isang kalikasan, umiiral sa tatlong persona. Kaya mga kapanalig, wala naman dapat maging problema eh. Kaya lang, sabi ko nga lagi kong example, Sister Grace, Brother Tom, and Brother Levy, mga kapanalig, sa classroom, ilan ang estudyante sa classroom? Anim na po, mahigit. Lalo na kung public school. Ilan lang ang binibigyan ng award dyan na, na matalino? Binibigyan ng honor, 10. Ha? Yung tinatawag na best 10. Oh, ilan ang walang award? Sa 60, 50. Hindi mas marami yung hindi ma. Nakuha niyo yung logic? Nakuha niyo yung logic? Di ba? Kaya minsan, ang hirap-hirap na intindihin ng mga 50 yung nakita nung 10. Kasi hindi iniintindi, hindi dinadigest yung aral. At nagkakaroon ng malaking suliranin, nagkakaroon ng confusion, pero ang totoo po, wala namang dapat na maging problema eh. Sabi nga nila eh, ang Espiritu Santo pa'y Diyos? Opo, nakapreba sa Bible. Diba? Pangalawa, totoo ba ang Santissima Trinidad? Totoo ba ang pag-iral ng Holy Trinity? Ay mga kapanalig, ang sarap pong pag-usapan yan. Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo, lagi tayong may reference. Ang ginamit ko sa Espiritu Santo, ito, nilabas ng November 2005. Ngayon, pag-usapan natin ang Holy Trinity. Ito na naman, bago na namang referensya natin. Hindi lang isa, ha? Dalawa. At marami pa to, kaya lang medyo mabibigatan akong dalin. Kaya dalawa lang ang kinuha ko. Ito yung, okay, mga kapanalig, napansin nyo yung aking partner ngayon, si Sister Glaze, nasa tabi ko. Ito ay hahasain natin to na maging magaling na defender eh. Sayang na lang yung conversion niya from Seventh-day Adventist, natagpuan niya ang Catholic faith, the beauty of the Catholic faith, nagkaroon ng matinding devotion kay Mama Mary. Of course, nandyan nakaalalay sa kanya si Brother Tom, ang kanyang butihing kabiyak, no? At magandang lalaking Brother Tom Rosete. Salamat Brother Tom ha, at sinasama mo si Sister Glaze. Kalaunan yan, maganda na yung partnership niyo mag-asawa, pwede na magtayo kayo ng kulto ninyo. Kasi yung iba, yan ang nagiging ano minsan, eh, no? Para bang sila na lang yung magaling, eh, di ba? Sila na lang yung mahusay, eh. Ayaw lang bigyan ng break yung iba, eh. Tayo, hindi, sa programa natin, pag may potential kang gustong matuto, may potential kang mag-aral, katulad ni Brother Levy, katulad ni Sister Glaze, Brother Tom, open po ang ating programa. Kaya lang minsan, napapansin nyo, medyo nangangapa-ngapa sila. Well, of course, ano yon? Tao dito, understandable yon kasi hindi naman mga anchor man tong mga to. Kaya medyo pabasa-basa lang muna. Kalaunan niya, baka hindi na ako makapagsalita, sila na magsasalita. Ganun talaga yun, parang tatanglari dati. Lumaking iglesia ni Cristo, tumandang iglesia ni Cristo, naging katoliko. O kalaunan, iniiwan ko na sa kanya yung programa, siya na nagpo-programa. Pupunta ako ng ibang mga dioceses, nagle-lecture ako. Nagkakaroon kami ngayon ng magandang partnership. Ganun lang po yon. So puntahan na natin itong topic natin. Ito yung pasugo. Nilabas po ito ng April 2004. At dito po, merong doktrina silang binasa.
artikulo rather, paborito to ng mga ano ni Hamsky Ray Benya, paborito to nila Sanrio, paborito to ng mga Catholic Defender, si Jose Ventilacion. Anong sabi ng artikulo ni Jose Ventilacion? Ito mga kapanalig, very clear yan. Hindi ho galing sa akin yan, galing sa kanila yan. Anong sabi, Sister Glaze, ano yung title? Title lang. Parang sinasabi mo. Is the Trinity Doctrine biblical or man-made? Ayan, basahin mo yung may highlight. Anong sabi nila? The word Trinity is not found in the Bible. Mm. If this doctrine is not found in the Bible, obviously, it is man-made. Ayan. So, ang liwanag ng, ano, ng pinupoint out nila dyan. Pa-question, ang Trinity ba daw ay doktrina na nakabatay sa Biblia o ito ay nilikha lamang ng tao or man-made? At sa binasa ni Sister Glaze, ang liwanag din ng kanilang sinabi dito ni Jose Ventilacion, the word Trinity is not found in the Bible. If this doctrine is not found in the Bible, obviously, it is man-made. Hinighlight ko yan eh. Alam nyo kung bakit? Eh kasi nakakaawa ang gumawa ng artikulong ito. Bakit? Sapagkat siya po, bukod sa siguro, pero alam ko, nagpakadalubhasa naman ito eh. Sabi nila. Nagtataka ko bakit ob-ob eh. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo ha, uulitin ko ang basa, Engineer Marlon San Diego, yung ating technical side. Pakinggan niyo pong mabuti, uulitin ko ha. The word Trinity, ha, ang salitang Trinidad, is not found in the Bible. Hindi matatagpuan sa Biblia. If this doctrine is not found in the Bible, kung ang doktrinang ito ay hindi matatagpuan sa Biblia, obviously, hayagan. It is man-made. Ito'y likhang tao lamang. Ano ang ating nais na bigyang linaw dito? Number one, tingnan ninyo ha, ang tinutukoy niya dito ni Jose Ventilacion, yung salitang Trinidad. Pero kalaunan, dinivert niya sa doktrina. Layo na. So meaning to say, hinahanap mo yung word. Pero kalaunan, kinwestiyon mo sa doktrina. Magkaiba po yun. Ang tawag po dyan, diversion nung iyong topic. At ang gumagawa nun, mga alam mo, naku, mahirap gumamit ng ibang term dito eh. Kasi dito social media, tayo ay nasa mainstream media, no? Nagtataka ako kung bakit ganito yung approach at maraming naniwala sa kanya, yung mga naging tagasunod nila. Number one, yung bang salitang Trinity, nasa Bible, Sister Glaze? Ha, nasa Bible ba yung salitang Trinity? Wala po. Wala. Brother Levy, baka mapapagtanggol mo. Nasa Bible ba yung Trinity yung salita? Nasa Bible. Nasa Bible, the word per se? Per se, meron yan eh. Trinity? Mm. Oh, sige ha, sabi mo yan ha. Oh, Brother yung Tom, nasa Bible ba yung Trinity? Per se ha, per se. Originally, wala. Wala. Oh, yun mag-asawa, Sister To, si Brother Tom at saka Sister Grace, wala. Brother Levi, nasan sa Bible? I forgot the verse. Pero nandun, sinasabi dun sa Thessalonica ata yan or Timothy. Brother Levy, 43 years na akong apologist. Hindi ko pa nakita. Hindi, meron sinasabi doon na the Father and the Son and the Father and the Word and the Spirit. These three are one. Ay, hindi in-honor yun. Yun yung old translation na ginamit ng mga Baptist. Yan ay nasa 1 John. Kasi hindi, sinabayan ko lang yung sinasabi ni Ventilacion na wala daw. Pero in reality, yung Perini Square, yun bang salitang Trinity? Kasi pag ginamit mong reference sa akin yun, kahit nakatulik ako, i-reject ko yun. Kasi hindi in-honor yan ng mga Bible scholar. So ibig sabihin, kung yung ibinato sa'yo, tekla, huwag mo batuin ng tekla. Pag binato sa'yo tekla, gumamit ka ng maayos na sagot. Di ba? Hindi kita tinatawaran doon, pero mas maganda yung sagot mong yan. At least, nakikita natin dito yung balance ng ating topic. Pero the reality is, yun po bang term? Per se, kaya nga sinasabi per se, Brother Tom, di ba? Mga kapanalig. Opo. Ibig sabihin ng per se, Sister Glaze, yung actual na salita, no? Nasa Bible ba yung Trinity? Wala po. Kasi kahit yung binabanggit mo,
na nasa 1 John chapter I think chapter 5 yan. 5 and 7 nata. Ang tinutukoy talaga doon at ang tatlong ito ay iisa. Pero the word Trinity wala pa rin doon. Kasi ang hinahanap natin Trinity yun ang sabi niya. The word Trinity. So yung paglalarawan tamang gamitin mo yun dahil yun ang kamong pangdepensa mo sa kanya. Opo. But in reality, dito sa tanong niya, the word Trinity, wala talaga. Opo. Kaya nga sabi ko, 43 years na akong nasa field ng apologetic, wala pa ako nakitang word Trinity. Bakit? Kasi naman, ito na problema eh. Yung evolution ng salita, mga kapanalig, nagbabago yan. Nung panahon na sinulat po ang kasulatan, ang scripture, particular ang bagong tipan, wala pa po ang salitang o tinatawag na terminology Trinity. Trinity wala pa. Kaya hindi ho pwedeng magamit kasi hindi pa umiiral eh. Anong halimbawa? Simple lang, ganito. Nung panahon ko, medyo mas malaki edad ko sa inyo. Oh, totoo, aminin natin yan, pero pogi naman ako. Yeah. Nung panahon namin, pag nagpicture, ang sabi ng mga photographer, Kodak tayo. Yeah. Ang Kodak po ay produkto. Mm-hmm. Pero yung mga taong nakaharap na may hawak dun sa camera, alam na nila ibig sabihin nun, picture na, magpicture. Pero ang tawag Kodak. Kodak. Di ba? Mm-hmm. Ngayon, ang ginagamit na terminology, selfie. Pag sinabing selfie tayo, kahit na tayo'y apat, dapat groupie na. Pero pag sinabing selfie, matik yan, may mag-aangat ng cellphone at pipicturan niya yung lahat ng kasama niya. Naintindihan ng generasyon ngayon yung selfie. Kung babalikan natin yung panahon ko at ginamit nung may hawak ng camera, selfie tayo, nga kaming lahat, ano yung selfie? Hindi nila magigets. Hindi magigets. Bakit? Kasi hindi pa umiiral yung term na selfie during that nung panahon na yun. Ngayon, itong selfie na to, nagde-describe ito na magkukuha ng picture. So, yung Trinity, the word Trinity, nung sinulat, ang huling sumulat, sabi na natin si Apostol San Juan, wala pang salitang Trinity. Kaya nga nagkakaroon ng evolusyon ang mga salita. Nagkakaroon ng mga pagbabago. Kaya nga, sa diksyonaryo, maraming mga salitang hindi na ginagamit na iba na ngayon. Katulad halimbawa sa King James Version, alalaong bagay. Ano ibig sabihin nun? Alalaong bagay, datapwat. Ginagamit pa ba yan? Hindi na, di ba? Alalaong bagay, ibig sabihin nun, ibig sabihin. Yun eh. Malalim. Alalaong bagay, ang kahulugan nun ngayon, ibig sabihin. Meaning. Pag iniksian natin sa English. Kasi, may mga pagbabago ang salita. Ito, alamin natin. Bakit walang Trinity sa Bible? Per se, the word Trinity. Sapagkat yung tinatawag nating vocabulary, the body of words used in particular language na nagpahayag tungkol dito sa pag-iral ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo to describe in one form in the word or in the term Trinity, hindi pa nga po nagagamit. Kaya nung nagkaroon po ng development stage, yung degree of knowledge, yan po ay lumalabas kalaunan. Now, ang tanong, kailan unang ginamit ang terminong Trinidad? Mahigit 100 taon po bago ang konseho ng Nicaea. Yan pong terminong yan, ginamit na ni Quintus Septimus Florence Tertullianus. Ang pangalan niya ay Tertullian pag pinaigsi. Na umiral noon pong 155 hanggang 240 AD. Si Tertullian po ay kinikilala bilang unang literature author, siya po'y apologist, lawyer, at tinawag po siyang father of Latin Christianity at founder ng Western theology. At ito pong si Tertullian na unang nagpatanyag ng terminong Trinidad, hindi naman naitala na unang gumamit ng terminong ito by writings. Ang gumamit niyan ay si Theophilus, isa pong patriarka at ikapitong obispo ng Antioquia, circa 169 hanggang 183 AD. At ang terminong Trinidad, ginamit po ni Theophilus noong AD 170 sa kanyang liham paumanhin sa isang paganong kaibigan na si Autolycus sa paggamit ng salitang Trinidad, at dito na ipakita na ilarawan ang pag-iral ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
ganito lang ang logic. Ang ama ba ay banal? Opo. Siyempre. Ang anak ba banal? Banal. Yes. Opo. Ang Espiritu Santo, of course, banal. Kaya nga Espiritu banal. Santo. Tanong, kung ang ama ay banal, ang anak ay banal, ang Espiritu Santo ay banal, may ama, may anak, may Espiritu Santo, banal. E di may Holy Trinity. Pag Tinagalog mo, banal na san tatlo. Pag in-Spanish mo, Santissima Trinidad. So, yung tinatawag na kabuuan sa principle ay nasa Bible. Pero pag hinanap mo ang word, of course, hindi mo makikita sapagkat hindi pa umiiral yung word na yan dati. Pero yung doktrina, nariyan na yan. Kaya mali si Jose Ventilacion dito sa kanyang artikulo. Sapagkat ang tinanong niya dito ay word. Tapos dinivert niya into doctrine. Kaya ang kanyang tanong, papunta ng south, ang hinanap niya, papunta ng north. Kapanaling, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apologetika. Salamat sa Diyos. Sa loob po ng 17 taon ay naririnig po ang inyong tinig sa radyo ng simbahan Veritas 846. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. And of course, yung 16 years ng ating program, binibigyan ko ng kredito yung aking namayapang partner, si Tatang Larry Lamco Malyari. Eternal rest to his soul. Ngayon, salamat sa Diyos. Meron akong mga nagiging kasama, particular si Brother John Albert Gales, na talaga namang very consistent every Sunday. Wala lang siya ngayon kasi pupunta siya ng Pampanga. Unfortunately, may talk siya doon ay bumabagyo, hindi natuloy. Kaya wala na rin, hindi ko na rin siya pinatuloy dito. Kasi nandito naman yung isa pang galing ng Diocese of Imus, ang ating mabuting kaibigan, mabuting anak, dating seminarista, isang musikero galing sa Bangkok, Thailand ng 15 years. Kasama na natin ngayon, Brother Levi Lahera. At kasama rin natin ngayon, nasa side ko, ang isang magandang ginang, hindi na siya binibini. Ha? Siya po ay ang ating mahal na kaibigan, kapatid, Sister Glaise Fernando Rosete. At kasama niya yung kanyang butihing kabiyak, si Brother Tom. Ha? Tom and Jerry Kid. Nandun yung bata sa labas. Si Tom Rosete. Yan. So mga kapanalig, kasama rin natin siyempre si Brother Romar Bendo, ang ating PA, at sa ating technical side si Brother Jerby Santos. Tama ba ako? O, nandyan na. Andyan na. At saka siyempre si Engineer Marlon San Diego. Okay. So mga kapanalig, sinasagot lang po natin kasi Solemnity of the Holy Trinity ngayon, Sister Glaise, eh, no? Ito yung sa binasa mo kanina, meron pang kasunod yan. Ito o, oh, dalawa yung ating reference na ginagamit. Yung isa picture, nandito si Eranyo pa to eh. Eranyo Manalo pa to, ayan o. Oh. Ito namang isa, mga kapilya nila to sa ibang bansa. Dito naman sa pahina 21, ang sumulat ay si Greg Nonato. Ito naman ang kanilang pag-question. Pakibasa mo nga, Sister Grace, yung title. Ang Santissima Trinidad. Aral ba ng Biblia? Ayun. Di ba? Aral ba ng Biblia ang Santissima Trinidad? Ito, nag-uugat to dito sa sinabi ni, ano eh, ni Joe Ventilacion eh. Yung word Trinity. Kasi nga, hinahanap nila yung salitang Trinity. Kaya pag tinanong mo, may Felix Manalo ba sa Bible? Wala naman, pero ba't naniniwala kayo may Felix Manalo? Kasi may hula daw. O kita nyo, nakadepende lang kayo sa hula. Ngayon tayo, ang Holy Trinity, hindi natin idedepende sa hula. Kukunin natin sa talagang maliwanag pa sa sikat na araw na sinasabi ng Biblia kung totoo bang merong Santissima Trinidad. Huwag nyong hanapin yung word. Kasi yung word hindi pa umiral nung sinulat ang Bible. Pero yung essence niya, nasa Bible. Yung doktrina niya, nasa Bible. At tinatanong ko nga kanina, ang ama ba ay banal? Ang anak ba ay banal? Ang Espiritu Santo ba ay banal? Opo, banal. Ilan yan? Tatlo. E di may tatlong banal, Tagalogin mo, banal na san tatlo, Englishin mo, Holy Trinity, Spanish mo, Santissima Trinidad. E di meron sa Bible. Kasi pag sinabi mong hindi banal ang anak, eh may problema na tayo. Hindi na totoong may Holy Trinity, di ba? Eh hindi mo muna pwedeng sabihin hindi banal ang ama. Hindi mo rin pwedeng i-discredit na banal ang Espiritu Santo, kaya nga Espiritu Santo eh, di ba? So ibig sabihin, may tatlong banal na umiiral. Therefore, pag ginamitan mo yan ng isang paglalarawan,
may existing na Holy Trinity. Banal na tatlo. Banal na santatlo. Ganun lang po yun. Ob-ob talaga, hindi makakaintindi yan. Anong sabi ng ano, ng pasugo sa kanilang artikulo, Brother Tuloy, Sister Glaze, pakibasa mo nga yung kanilang artikulo. Proponents. Proponents of the Trinitarian doctrine or the belief that the one true God is composed of three persons run into many problems explaining their belief. Whenever they are faced with any blatant contradiction, their only defense is to say that the Trinity is a mystery. The doctrine of the Trinity is not taught in the Bible. In fact, this doctrine blatantly contradicts biblical teaching. The true Christians recognize only one God as supreme. That one God is the Father alone. Oh, saan nang galing? Pakibasa mo. Pasugo Magazine of Iglesia ni Cristo, February 1999, issue volume 51, number 2, pages 20 to 21. Ayan, klaro yung referensya ni binanggit ni Sister Glaze, ha? Nasa pasugo 'yan. Tingnan naman natin Brother Levy diyan sa page 33, ha? Tingnan mo. Ano ang sabi naman diyan ng isa pang grupo, yung mga saksi ni Jehovah? Ha, pakibasa mo dun sa unang bahagi sa page 33. Pakibasa, Brother Levy. Ang sabi nito naman sa pasugo pala. To. Ayan, sa itaas. Sa itaas. Ang doktrina ng Trinidad. Ang doktrina tungkol sa Trinidad ay isang pananampalataya na matagal nang inaakala. No. Yung reference sa itaas, yung reference. Ayon sa Batikos ng mga sect. Hindi, yung reference, basahin mo nang diretso yung reference. Ang doktrina. Ang doktrina ng Trinidad. Turo na hindi dapat paniwalaan ng mga Kristiyano. Ito ay naimbento lamang noong huling bahagi ng ika-apat na siglo. O, saan ang galing? Ang batayan po ay magazine. Bantayan. Ng mga saksi ni Jehova. Bantayan magazine ng mga saksi ni Jehova. November 1, 2009, issue, page 7. Ayan. So, yan ha. Medyo nakita agad natin yung problema dito eh. Sa kulto ng Iglesia ni Cristo at ng saksi ni Jehova. Sabi ni Tatang nung boy si Tatang, huwag mo nang banggitin Jehova. Pag binaligtad mo, baho eh. Sabi niya nga, binibilisan ko lang. Na, saksi ni Jehova, saksi ni Jehova. Sabi nila, ang Trinidad daw ay imbento lang. Yan ha, ang liwanag ng binasa ni Brother Levy. Brother Levy ha, opo. Bantayan Magazine ng mga saksi ni Jehovah, November 1, 2009. Sa binasa ni Sister Glaze, binanggit uli ng Iglesia ni Cristo that the doctrine of the Trinity is not taught in the Bible. Pag tinagalog, ang doktrina ng Trinidad ay hindi itinuro ng Biblia. Eto na ngayon, bigyan natin sila ng sagot na according sa Bible, na itong doktrinang ito, doktrina, not the word, not the term, ay nasa Bible. Basahin natin ang unang bahagi ng paghahayag ng Santissima Trinidad, no? Santissima Trinidad, kung saan ito makikita sa Biblia. Basahin natin yung Lucas chapter 1 verse 35, Sister Glaze, nasa pahina 36. Sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Salin mo sa English, Sister Glaze. The angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. Yan. Sabi ng pasugo at ng Bantayan Magazine ng Jehovah, yung doktrina, the doctrine itself ng Trinity, wala daw sa Bible. Pero pag binasa po natin yung binasa ni Sister Glaze sa Lucas chapter 1 verse 35, loud and clear, meron pong tinukoy dyan. Ito po'y isang pagtatakpong privado sa Nazareth, Galilea ng anghel na si Gabriel na sinugo ng Diyos sa isang dalaga na ang pangalan ay Birheng Maria. Ano yung encounter? Sabi ng anghel, sasayo ang Espiritu Santo. The Holy Spirit will come upon you. Unang pagtukoy yun sa isang persona, ang Espiritu Santo. Ikalawa, sino yung tinukoy niya, Sister Grace? Ikalawa.
kataas-taasang Diyos. Sa English, ano yun? The power of the Most High will overshadow you. So may mag-overshadow. Yung power of the Most High, kataas-taasang Diyos, ang tinutukoy dito ay ang Ama, ang persona ng Ama. And then yung ikatlo, ang sabi diyan, anak ng Diyos, the baby to be born. Ito, punto. Sino yung Espiritu Santo? Ay, iba yan dun sa Most High, sa Ama. Sino yung anak ng Diyos, the baby to be born? Iba yan dun sa Holy Spirit, iba yan dun sa Most High. So tatlo yung umiral na binanggit ni Archangel Gabriel sa private na conversation niya kay Mama Mary doon sa kwarto ng Galilea. Oh. So ibig sabihin, kung ang Holy Trinity, banal na tatlo, ay wala sa Bible, eh sino itong tinutukoy dito sa Lucas 1:35? Dagdagan pa natin, yan ay nangyari in private. Kasi si Archangel Gabriel, nagpakita, dalawa lang sila ni Mama Mary nag-uusap, Brother Tom eh. Walang ibang tao doon, walang Marites. Dalawa lang sila. Private yan. O puntahan natin, Brother Levi, yung Marcos chapter 9, verse 9 to 11. Chapter 1, brother. Marcos chapter 1, verse 9 to 11. Anong sabi ng Bible? Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, sa Galilea, at siya ay binautismuan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyong ano ba to? Medyo ano, may problema ba sa mata? Bumukas ang kalangitan ng at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit, na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Okay, mga kapanalig, pag umanhinan niyo si Brother Levi, may malabo ba sa mata? Hindi naman. Hindi naman, may nirahirapan lang magbasa. Oo. Di ganito po yan. Binasa ni Brother Levi ang liwaliwanag po dito sa Marcos chapter 1 verse 9 to 11. Ito po naman ay tagpo in public. Tagpo in public. Yung baptism ni Jesus sa ilog Jordan. At dito nakita natin yung tatlo umiral na naman. Ano yun? Ang tinig na nagsalita. Sino yun? Ama. Ama. Di ba? Ang bininyagan, nandoon sa ilog Jordan, nasa tubig, sino yon? Ang Panginoong Jesus. Jesus, ang anak. Mm. And then, bumaba sa anyong kalapati. Sino yon? Ang Espiritu Santo. Ayan ang maliwanag na sinasabi ng Bible eh. Marcos chapter 9, chapter 1, verse 9 to 11 eh. So, meaning to say, kung wala sa Bible, ang Holy Trinity, banal na tatlo, eh sino tong tinig na nagsalita ang Ama? Ang bininyagan na nasa tubig o ilog Jordan, si Jesus ang anak, at ang bumaba sa anyong kalapati ang Espiritu Santo, Sister Grace. Kung imbento lang ng Santa Iglesia Katolika ang Santissima Trinidad, sino ang nagsalita na mula sa langit? Hmm. Ikaw ang minamahal kong anak. Sino ang bumaba na tulad ng isang kalapate? Sino ang bininyagan sa ilog Jordan? Hmm. Sa katotohanan, hindi natin kailangang maghagilap ng sagot sa mga tanong na ito dahil maliwanag na nailarawan ang pagkakakilanlan ng tatlong persona sa tagpong naganap. Ang dalawang importanteng kaganapan sa buhay ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagkatawang tao at binyag, ay maliwanag na patibay o patotoo na hindi imbento ang Santissima Trinidad. Ha? Hindi pala imbento yan? Nasa Bible pala talaga? Nagulat ka? Panala mo kasi imbento eh. Ang liwanag kasi, di ba? So ano nangyari dahil hindi pala imbento, Sister Glaze? Palpak ang alegasyon ng kulto. Kawawa naman. Saksi ni Jehova. Bago nila sabihin na imbento ang Trinidad, ipaliwanag nila kung sino ang tinig, ha? Ang bininyagan at ang bumaba tulad ng isang kalapate. So, yun ang punto doon. Kung hindi sila naniniwala, kung ito'y invento lang, eh sige, bigyan natin ang floor sa kanila. Paliwanag nila sino yung tinig na nagsalita, sino yung nasa tubig na bininyagan, at sino yung bumaba sa anyong kalapate na tinutukoy ng Bibliyang Espiritu
Santo. Shout out po, ang daming mga nanonood, nakikinig sa atin. Hindi po imported yung partner ko, Sister Glaze. Medyo mukha lang, pero hindi po imported. Kasi maganda doon yung accent mo, parang foreign journey natin. Ha? Salamat sa Diyos. At makakasanayan nyo ng makakasama natin yan pagka may mga pagkakataon sila ni Brother Tom. Susunod naman si Brother Tom na mapaupuin natin dito para siya naman yung gugulatin natin. Okay, so mga kapanalig, sinasagot lang po natin yung atake sa atin ng dalawang grupo, yung Iglesia ni Cristo, naglabas po sila ng kanilang magazine at kino-question nila dito ang Santissima Trinidad, aral ba ng Biblia? Sabi naman ng Jehovah, imbento lang daw natin, wala daw sa Bible. But the truth is, dalawang talata na po ang binanggit natin, ito nga po yung tagpo ng Annunciation, kung saan po ay pinakita doon yung pag-iral ng tatlo. Yung tinatawag na the Most High, Shadow the Most High, one. Then, the Espiritu Santo, the Holy Spirit will come upon you. And yung the baby to be born. Tatlo pong persona ang tinukoy. At kung pupunta po tayo sa baptism ni Jesus sa ilog Jordan, meron pong tinig na nagsalita ang ama yon. Of course, ang bininyagan nasa tubig ilog Jordan, si Jesus, ang anak. At ang bumaba sa anyong kalapati, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sa madaling salita, nasa Bible po ang tatlong persona na banal. Tatlong banal. Holy Trinity sa English. Santissima Trinidad sa Spanish. Ang doktrina ay nasa Bible. Huwag niyong hanapin yung word lang kasi yung word hindi pa umiiral. Kaya irrelevant eh na pag yun ang pinunto mo. Wala ang word, the term Trinity is not existing in the Bible, kaya walang doktrina. Mali po yun. Yung diversionary tactics nyo, isa pong malaking kasinungalingan yan. At ang sinungaling po, kampo ni Satanas. Nasa John chapter 8 yan. Now, ang tanong, Sister Glaze, sino ba ang nagturo, ang promotor na mayroong tatlong persona na nasa Bible na siya mismo yung nagsabi sa mga tao na meron nito, may ama, may anak, may Espiritu Santo? Sino ba sa palagay mo ang unang nagturo? Ha? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Kristo. At yan ay makikita natin sa Mateo chapter 28 verse 19. Pakibasa mo. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, sino nagturo niyan? Sino nagsalita niyan? Si Kristo. Sa ating Panginoong Jesucristo eh. Kung wala pong pag-iral ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, eh bakit yun po ang mandato ng ating Panginoon bago po siya umakyat sa langit? Kasi itong tagpong ito, Sister Glaze, sa Mateo 28, yan ay nangyari bago yung ascension. At dito yung tinatawag na Great Commission. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo, bautismuhan nyo ang buong sanlibutan, ang lahat ng tao. Saan? Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. So sino nagturo ng Trinity? Tatlo yan eh. Ang Panginoong Jesucristo. Eh nasan yung Holy Trinity? Eh hindi ba banal yung Ama? Di ba banal yung Anak? Di ba banal yung Espiritu Santo? Eh di tatlong banal? Diyos ko po! Sa akin mo nando doon ang utak nang hindi makakaintindi niyan. Di ba? Diyos por Santo! Ang tatlong ito'y banal. Sa madaling salita, ikot-ikutin mo man, meron pong banal na tatlo sa Bible at ang nagturo mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong, salungat po ba sa aral ng banal na kasulatan ang doktrina ng Santissima Trinidad? Kasi ang pinag-uusapan dyan, yung usapin ng termino, katulad nga ng itong artikulo ni Jose Ventilacion. Ang liwanag sabi niya, the word Trinity is not found in the Bible. If this doctrine is not found in the Bible, obviously, it is man-made. Eh dito pala talaga ubod na ng daya eh. Di ba? Kinuha sa term, dinala sa doctrine. Magkaiba po iyon eh. Now, salungat po ba sa banal na kasulatan yung doktrina, hindi po ba umiiral ang doktrina ng Santissima Trinidad? Alam nyo, matter of reasoning ng mga anti-Trinitarian, yung term lang talaga eh. Pero pag diniin natin
yung doktrina mismo, mapapahiya sila. Basahin natin 2 Corinto chapter 13 verse 13. Pakibasa mo, Sister Glaze. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. O, Englishin natin yan para mas maganda. Alam niyo, minsan may translation na English Tagalog, mas maiintindihan ng ating mga kapanalig eh. 2 Corinthians chapter 13 verse 13 and 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. So ito po ang tinatawag nating Pauline Benediction, pagbabasbas ni Apostol Pablo. Pagka kinwestiyon mo ang Holy Trinity, you are questioning St. Paul din. Kasi sabi ni St. Paul, the grace of the Lord Jesus Christ, one. The grace of the Lord Jesus Christ, anak. And the love of God. Ang tinutukoy ay ang Ama. The love of God. And the fellowship of the Holy Spirit. Tatlo po ang umiral na yan. Kaya pag hindi ka naniwala na ang doktrina ng Santissima Trinidad katulad ng turo ng Iglesia ni Cristo 1914 ni Jose Ventilacion, ni Greg Nonato at ng mga iba pang ministro, kasama na ang kulto ni Russell na Jehovah Witnesses, eh maliligaw po kayo. Dagdagan pa natin, basahin natin aklat ng Tito chapter 3 verse 6, Brother Levi Lahera, pakibasa mo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Oh, maganda ang tinukoy diyan, 'di ba? Na ni Apostol Pablo kay Tito. Ha? Masaganang pinagkaloob ng Diyos, isa 'yon. Sa atin ang Espiritu Santo, ibang pagtukoy 'yon, another person. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, another person. Ang ating Panginoon Hesukristo, tatlo. Pabasa natin naman kay Brother Tom yung Hebreo chapter 9 verse 14, Brother Tom. Yan, para marinig nila yung boses mo. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang spirito, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa ating gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Pakisali natin sa English. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Oh, Brother Tom, ilan ba tinukoy dyan na persona? Tatlo. Oh, sino yon? Christ. Christ, Kristo. Eternal Spirit. Walang hanggang Espiritu. And God. Oh, living God. Yes. Diba? So meron tatlo. Yan bang tatlong yan? Banal, hindi. Banal. Oh, di meron banal na tatlo. Diba? Ganun lang po yung logic doon, mga kapanalig. Nagtataka ako kung bakit napakahirap intindihin. Gagawa pa ng artikulo, palpak naman. Basahin natin, Sister Glaze, yung John chapter 14, verse 15 to 17. Maganda ang tinutukoy din dyan eh. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Oh, dito po sa binasa ni Sister Glaze sa John chapter 14 verse 15 to 17, maliwanag po yung salitang ako, no, yung ginamit na ako. Ito po ay napatutungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po niyang tinukoy na siya ay dadalangin sa Ama. Kanino siya dadalangin? Sa Ama. Di pa nangalawang persona yon, di ba? Upang bigyan ng mga umiibig sa kanya ng tagapagtanggol ang Espiritu ng katotohanan. Sino yung Espiritu ng katotohanan? Another person, the Holy Spirit, no? So pansinin po natin yung terminong ginamit ay siya. Ito po'y ginamita ng capital letter E na pagtukoy sa Espiritu. So, ibig sabihin, ito po ay isang proper noun na nauukol po para sa isang specific o particular person. Kaya nakakapital eh. Nakakapital E, yung Espiritu. Ibig sabihin yan, proper noun, meron siyang particular person na tinutukoy. So, dito sa John chapter 14, verse 15 to 17, tatlo na naman ang tinukoy. Ako, si Jesus, ang Ama, at ang Espiritu ng katotohanan. Brother Levi, basahin naman natin ang Gawa chapter 2 verse 32 to
33, anong sabi dyan? Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig. So, diyan sa binasa mong yan, Gawa chapter 2, verse 32 to 33, muli na namang pinakita yung tatlong magkakaibang individual. Si Jesus, ang Ama, si Jesus, at ang Espiritu Santo. Espiritu Brother Santo. Tom, pakibasa mo, aklat ng Judas, chapter 1, verse 20 at 21. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Hmm. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. So, sa talatang binasa mo, Brother Tom, sa Judas chapter 1, verse 20 to 21, may tatlo na namang umiral na persona. Manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. 1, manatili sa pag-ibig ng Diyos ang Ama. 2, habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. 3, tatlong banal, tatlong persona, kaya ang Bible po ay nagtuturo, hindi po Bible, hindi po man-made ang Holy Trinity, ito po ay nasa Bible. At ang hindi lang po makakaintindi niyan, ito pong kulto na hindi po nakakaintindi ng artikulo na nakasulat mismo sa banal na kasulatan. Wala na po tayong panahon, mga kapanalig. Ubus na oras natin. Muli, salamat po sa aking mga partner ngayon, si Sister Glaise Fernando Rosete, Brother Tom Rosete, and Brother Levi Lajera. Of course, ang ating partner, si Romar Bendo, at saka yung ating Brother Jerby Santos, ang ating technical side. At bago ako tuluyang matapos, happy fiesta po sa San Felipe Neri. Dala-dala ko yung image, San Felipe Neri, kay Father Jade Licuana ng kanilang cura paroko, si Frater Louis Peñapel Hermosa at si Brother Dennis Deo Gracias, mga like ko dyan sa San Felipe Neri. And happy 29th birthday kay Rica Piñero Banao, and happy belated peace day sa Mary Help of Christian noong May 24, at happy belated happy birthday kay Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. At syempre, maraming salamat po Sister Purissima Arciaga ng Italy na nagtanggol ng pananampalataya laban sa mga member ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints dyan sa Roma, Italia. Mabuhay ka, Sister Purissima Arciaga, at salamat sa iyong pagtulong. Ganon din kay Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya, kay Sister Tita Purissima Arciaga, Tita Arciaga, ang magkapatid na tumutulong sa atin dyan po sa Roma. Muli, susunod na po ang programang Kristo Liwanag sa Dilim ni Reverend Father Bobby De La Cruz. Ako po si Brother Marcos C. Evangelista, nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po. Dumadalang narin.